Dito sa Mishneh Torah, chapter 5, just as a person is commanded to honor his father, the honor. Honor, hindi love. Bakit hindi love? Honor. Anong kaibahan ng dalawa? Honor at saka love. Yung honor, okay, is something na kailangan na ano eh. Bakit di sinabi na love thy father and thy mother? Bakit nga hindi? Bakit kasi yung honor? Love, okay, ano lang yan, okay, parang expression lang yan eh. Expression lang. Ini-express mo lang na sa sarili mo na mahal mo siya. Pero pagdating sa honor, ginagawa mo. Hindi, kasi pag-intindi mo sa love, Christian yan. Yun nga, yun nga. Oh. Mali yan. Hindi ka lang ng love. Eh, hindi mo magagawa yung akaba sa tatay mo. Diba? Paano mo mahalin yung tatay mo? In Hebrew, ha? Para kay Hashim lang yun, diba? Masagit tayo, no? Oo, bakit Hashim lang yun? Kaya Hashim lang yung akaba. Oh, pero hindi pa rin yun ang ano nun, ang mali ang translation. Oo nga, kasi Christian na yung pag-thinking nun eh. Mali yun. Kasi English yan eh, pinang delikado. Pero kung alam mo ang talagang essence ng salita, kasi kailangan gamitin. Kaya wala kibang language, hindi ba? Na alam mo, English lang. Pwede, kailangan i-analyze mo yan. Just as a father, at just as a person is commanded to honor thy father and thy mother. Bakit nauna yung tatay? Honor thy father, hindi. Honor thy mother and thy father. Galing ka sa tatay mo eh. Huh? Galing ka sa tatay mo yung spermose. Hindi. Bakit nga nauna ang father? Kung kinasa kanya yung sperm, inuna siya. Inuna ang tatay. Malalim yan. Sa Talmud, sa nakalagay yan. Kaya inuna ang tatay. Mababaliwala siya. Para siya maging importante din. Mas importante talaga ang nanay kaysa tatay. Kaya lang, alam na ng tao, alam na ng mga children, alam na ng mga lahat na ang nanay. Dinala ka po 9 months. Naghihirap for 9 months. Ang tatay, ano ginawa? Ano ginawa ng tatay? Binigyan ka lang ng apelido. Binigyan ka ng sperm. Totoo naman yan. Kung walang sperm, hindi magubuo yung ovum, no? Oo. Oh. Pero importante rito yung pagdadala sa'yo, 9 months. Paglabas nun, another year and years, to carry you, pakainin ka, gatas. Hayop ka na naman. Gatas, dukdami, gatas, sige, ligo. Diba? Ililigoan ka. Puro nanay. Puro nanay. Gumigising sa gabi. Iiyak ka. Grabe, no? Kaya, alam na dapat ng mga tao yun. Kaya inuli siya. Isipin mo pag inuli si nanay. Ano na lang ang papel ng tatay? Mm-hmm. Parang, kasi pag inuli ka, sa Hebrew pag inuli ka, ano ka, parang hindi ka priority, hindi ka,
yun ang hindi naman walang silpi, pero mayroon pa rin respeto, no? Pero hindi ganun ka-importante masyado kaysa sa nanay. Yung paglalagay sa kanya sa huli, ano yun eh? Respeto mo na yun sa nanay. Kasi pinagbigyan rin, makikita mo, mawag na ka na. Ganun na. Mawag na ka na. Ganun na. Ganun ka katindi ang nanay. Saka aki, di ba, hindi lang naman physical father ang tinutukoy doon, pati rabbi. Kasama yung rabbi doon eh, honor your father. Kaya nga, doon tayo pupunta eh. So itong justice of person is commanded to honor thy father, di ba? And hold him in awe. Ano yung sabihin nyo? Hold him in awe. In awe. In Hebrew, hold him in awe? Ano po? High respect. Maro kasi. Okay. Dali lang yan. Amen. Wrong, ha? Iwanig pa rin. Amen, ha? Huh? O nga, meron pa rin? Tuloy lang. So, ganun yan. Ang topic nito, malalaman natin. Pero inupisan dito sa honor thy father. And thy mother, and hindi na sinama rito mother. Hold him in awe. Ano yung sabihin nun? High respect, okay? Highest respect. Hindi yun ang ibig sabihin. Hold him in awe. In awe. Something na from the word awesome yun eh. Oh, awesome. Matindi ito, oh. Grabe. Ano sabi ako? Ibig sabihin ito, honor your father and mother. Leviticus 19:3. A man. Ang ibig sabihin ng honor your father and mother, you should fear. Yung fear na yun, respect yun. Ayan o. You should fear your mother and father. Nauna sa rito, inuna ang mother. Kasi yun ang emet dyan eh. Ang emet talaga dyan. Leviticus 19:3, a man should fear his mother and thy father. Ano yung mother, ano? Nauna, di ba? Pero dito sa Ten Commandments, father ang una. Father, di ba? Pero pagdating sa loob, oh, sandali. Hindi totoo yan. Baka maniwala kayo dyan, ha? Ito, totoo. Ayan. Honor by ma. Fear. You shall fear your mother. Parang kasi,